Ang nobelang ito ay hatid sa inyo ni Mitsuki Official. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Paki-like and subscribe naman po. Maraming salamat and God bless. Kabanata 781 hanggang 790. May tubig sa pool dahil hindi pa ito naubos pagkatapos ng huling paggamit. Pumalakpak, nahulog si Claire Asek sa pool. Tulong, tulong, ako, ouch, may cramp sa pa ako. Tumalsik si Claire sa pool habang iniinom ang tubig ng pool sa malalaking subo. Agad na nagalit si Brittany Rockefeller. Stop acting so miserable. Sa tingin mo ba ako ay tanga? Napakababaw ng pool na ito. Hindi ka posibleng malunod kahit na may cramp ka sa paa. Tumango si Waltz Floor. Tama iyan. Ginawa lang ng babaeng ito ang isang bagay na hindi ko pa nakikita, lahat para lang sa pera. Gayunpaman, ito ay kung paano siya madalas na kumilos. Dati, pinilit pa niyang makipag-divorce ang senior ko para makapagpakasal si Dorothy Asex Face Park Rockefeller, ang pinsan ni Alex, ang anak ng salarina ng agaw sa Rockefeller Group. Ito ba ay isang bagay na gagawin ng isang tao? Napatulala si Brittany. Hindi pa niya narinig ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Ngayong narinig na niya ito, sa sobrang galit niya ay nasusuka siya ng dugo. Pagkatapos ay malamig niyang tiningnan ang anak. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Mula ngayon, dapat mong putulin ang lahat ng relasyon kay Dorothy. Hindi ako papayag na bastusin ng ganito ang anak ko, sabi ni Brittany. Naiintindihan. Tumango si Alex Rockefeller na wala sa isip. Sa sandaling iyon, napansin ni Alex na talagang lumulubog si Claire. Mukhang may cramp talaga siya sa binti, mabilis niyang sabi. Nagmamadaling kinuha ni Alex ang kanyang telepono at susi ng kotse sa kanyang mga bulsa bago tumalon sa pool. Sa sandaling hinawakan niya si Claire sa kanyang kamay, kumapit ito kay Alex na para bang ito ang kanyang lifeline. Hindi siya papakawalan kahit anong mangyari. Samantala, ang mga paa ni Alex ay dumampi sa ilalim ng pool, ngunit kalahati ng kanyang katawan ay nasa ibabaw ng tubig. Iyon ay dahil ito lamang ang mababaw na zone ng pool. Ang antas ng tubig ay hindi hihigit sa 1 metro ang taas. Hoy! Ayos na ba ang cramp mo ngayon? Pwede mo na akong bitawan. Hindi ka mamamatay. Ngunit si Claire ay nakakapit kay Alex na parang koala bear na may nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha. Ito ay awkward. Naka-white t-shirt lang si Claire. Ngayong basang-basa na ito, parang wala siyang suot na damit. Dahil dito. Hindi lang naging awkward si Alex kundi maging sina Brittany, Waltz at Maya Howards ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bumitaw na lang si Claire matapos siyang buhati ni Alex palayo sa pool. Pagkalapag pa lang ng mga paa niya sa lupa ay inabot niya si Alex para sampilan. Sa kasamaang palad, siya ay nakaligtaan. Malaki, ang iyong buong pamilya ay sinusubukang patayin ako, hindi ba? Brittany, ikaw ay walang utang na loob. Hindi mo ba alam kung sino ang nagbayad para manatili ka sa ospital nung ikaw ay nakoma? Ako, kung wala ako, matagal ka ng patay. Magkakaroon ka pa ba ng pagkakataong magpakitang gilas dito? Kung wala ako, ang anak mo ay namamalamo sa hindi kilalang kalye. How dare you hit me? Alex, isa kang taksil. Naging maganda akong dumating para mag-alok sa iyo ng 2nd pagkakataon, ngunit hindi mo ito pinahahalagahan. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka magkakaroon ng 1 pagkakataon. Hahanapin ko si Dorothy ng 1 mas mabuting pamilya. They'll be 1,000 times or 10,000 times better than you lot, sigaw ni Claire. Nakaramdam si Brittany ng init sa kanyang dibdib. Nalaman niya ang lahat ng nangyari habang siya ay nakoma. Ang kanyang anak ay kailangang magtrabaho na parang kabayo sa pamilyang Asex ngunit kumikita lamang ng $10,000 sa sweldo. Ang mga regalo sa kasal na ibinigay ni Brittany sa pamilyang Asex, bukod pa sa iba't ibang mga regalo, ay nagkakahalaga na ng higit sa $30,000,000. Ang kabuoang $100,000 ay maliit kung ihahambing. Nagtaas ng kamay si Brittany, sasampalin sana si Madam Claire. Gayunpaman, natambo ni Alex si Claire gamit ang 1 sundot ng kanyang daliri bago ito magawa ni Brittany. Dahil sa paggalang kay Dorothy Asex, hindi niya maaaring payagan ang mga bagay na maging napakalayo sa kawalan ng kontrol. Kung tutuusin, si Dorothy ang babae niya. Nay, ang babaeng ito ay masungit dito, kaya pauwiin ko na siya. Sabi ni Alex, bakit mo siya pinapauwi?
Just throw her out, malamig na sagot ni Brittany. Hindi magandang ideya na iwan siya doon ng ganito. Isang malaking problema ang lilito kung may kumuha kay Claire at bumahasa sa kanya. Sa huli, hinatid ni Alex si Claire pabalik sa villa ng pamilya Asek sa kanyang sasakyan. Noon, si Dorothy ay nasa hardin. Medyo nagulat si Dorothy Asek nang makita si Alex Rockefeller na bumaba sa kotse. Lalong nakakagulat. Nang buhati ni Alex ang isang basang Claire Asek palabas ng sasakyan. Anong nangyari? Mahinang tanong ni Dorothy, mapait na tumawa si Alex. Biglang tumakbo ang nanay mo papunta sa pwesto ko. Nagkataon na nasa bahay din ang nanay ko. Nagsimula silang magtalo, at siya, hindi sinasadyang nahulog siya sa swimming pool. Nandoon siya para pag-usapan ang tungkol sa pagpapakasal nating muli, hindi ba? Tanong ni Dorothy. Paano mo nalaman? Tanong ni Alex. I could guess. Ipaubaya mo siya sa akin. Marahil ay dapat kang umuwi upang aliwin ang iyong ina, sabi ni Dorothy. Hindi ka galit? Tanong ni Alex. Napabuntong hininga si Dorothy. Bakit naman ako magagalit? Siya ang nagtanong nito. Nang ibigay ni Alex si Claire kay Dorothy, mabilis nitong pinisil ang mga suso nito. Dahil dito ay nanliit ang magagandang mata ni Dorothy at tinitigan niya ito saglit. Sa gulat nila, nagising talaga si Claire noon. Pagkagising niya ay sinimulan na niya ang paghampas kay Alex. Sinabi niya ang mga pinakakakilakilabot na bagay. Maging si Beatrice Asex na nag-aaral kung paano magluto sa villa ay na-alerto sa nangyayari at lumabas. Tuwang-tuwa si Beatrice na makita si Alex. Habang iniisip niya kung paano siya mapapahanga, tumakbo si Alex dahil hindi niya matiis na sinisigawan siya ni Claire. Matapos sumigaw si Claire ng ilang sandali, napagtanto niyang tila walang pakialam sina Dorothy at Beatrice. Kayong dalawa ba ay anak ko? Tinamaan ako doon, at muntik nang mawala ng buhay matapos itapon sa swimming pool. Bakit wala kang sinabi para ay pakitang nagmamalasakit ka? Tanong ni Claire. Tiyak na hindi kahahayaang malunod ni Alex, nakapout na sabi ni Beatrice. Ikaw, napakabuti mong anak ko, sabi ni Claire. Huwag mo na ulit gagawin ang mga katangahang ganito. Hindi na kami muling magpakasal ni Alex, sabi ni Dorothy. Galit nang umuso si Claire. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, hindi ako papayag na pakasalan mo siya kahit na gusto mo. Hahanap ako ng manugang na 10,000,000 beses na mas mahusay kaysa sa kanya. Hindi mapakali si Dorothy na sumagot sa kanya. Napahikab siya at bumalik sa couch para tingnan ang screen ng computer niya. Sa kanyang pag-uwi, tinawagan ni Alex si Sky Melvis mula sa Divine Constabulary. Kapitan Melvis, sabi ni Alex. Alex, pinag-uusapan ka lang namin ni Anna. May oras ka bang uminom? Tanong ni Sky. Uminom, gawin natin ito sa ibang araw. May iba akong ginagawa ngayon. Gusto kong tanungin ka kung nasa paligid ang babaeng doktor na iyon, si MS. Nanami, sabi ni Alex. Kinahanap mo ba si MS? Nanami, sa kasamaang palad, bumalik siya sa Hygieia Valley, at hindi na siya babalik ng ilang sandali. Kailangan mo ba ng tulong niya sa isang bagay na madalion? Tanong ni Sky. Ito ay medyo kagiyat. May phone number ka ba niya? Tanong ni Alex. Magiging mahirap iyon. Ang Hygieia Valley ay isang espesyal na lugar na walang signal para sa mga telepono. Hindi ko rin siya mahanap ngayon. Kailangan nating maghintay hanggang sa mag-isa siyang umalis sa lambak. Kung may apurahang bagay, maaari mong sabihin sa akin ang tungkol dito. Baka sakaling makatulong ako, sabi ni Sky. Gusto kong bumili ng ilang halamang gamot sa Hygieia Valley, diretsong sabi ni Alex. Hindi talaga makakatulong si Sky sa mga ganitong bagay. Pumalaklak si Alex. Ayos lang. Mag-iisip ako ng ibang paraan. Paano ito? Maaari mong sabihin sa akin kung ano ang mga halamang gamot na kailangan mo, at titingin ako sa paligid para sa iyo. If I find any, I'll contact you, sabi ni Sky. Sige. With that, sinabi ni Alex kay Sky ang tatlong uri ng herbs na kailangan niya. Matapos makipag-chat saglit, ibinaba niya ang telepono. Nasa tabi ni Sky si Anna Coleman. Sir, ayaw mo bang malaman kung anong level na ngayon si Alex? Bakit hindi mo siya tinanong? Sobrang curious din ako, sabi ni Anna. Umiling si Sky at tumawa ng mapait. Kung talagang gusto niya ang sinabi mo, hindi na masusukat ang kanyang kapangyarihan gamit ang mga antas ng conventional martial arts.
Ang mga cultivation guru ay nasa isang mas mahiwagang liga ng kanilang sarili. Pinamaliit ko siya. Ang isang tulad niya ay tiyak na magiging isang kilalang tao sa hinaharap. Ana, dapat mas marami kang oras kay Alex. Malaki ang pakinabang nito sa iyo. Sa pag-uwi, maraming kababaihan ang abala sa pagluluto ng isang masayang hapunan. Tulad ng para sa nagniningas na batang babae, si Susako, naramdaman ni Alex Rockefeller na dapat pa rin siyang manatili sa mga anghel ng impyerno. Nagpa siya siyang hayaan si Waltz Floor at Asher Storm na disiplinahin siya. Kapag siya ay tapos na sa pakikitungo sa Tristan Coleman, iisipin niya kung paano siya iyon mula sa isang piraso ng scrap sa isang kapakipakinabang na sidekick. Samantala, sa bahay ng pamilyang Coleman ng Missouri, ang pinuno ng pamilya na si Wesley Coleman ay nasa telepono kasama ang isang tao mula sa pamilyang C ng Alaska. Ang tawag ay kasama si Nelson C, ang pinuno ng pamilyang C. Ang pamilyang C ay isa rin sa walong pamilya ng pamilya sa Amerika, at hindi rin sila mahina sa kanilang mga kakayahan. Bawat 10 taon, ang mas bata na henerasyon ng walong pamilya ng pamilya ay makikipagkompetensya laban sa bawat isa upang matukoy ang pagraranggo ng kanilang komprehensibong kakayahan. Ang huling kompetisyon ay naganap 9 taon na ang nakalilipas, at ang pamilya ng C ay dumating sa 3. Matapos ang 9 taon ng paglago at kaunlaran, ang mga alagad ng pamilyang C na nakamit ang makabuluhang ranggo sa huling kompetisyon ay talagang napabuti. Ang komprehensibong kakayahan ng pamilya ng C ay naging mas malakas kaysa sa pamilya Coleman. Sa nagdaang mga taon, si Nelson ay walang malasakit sa pamilyang Coleman. Ibababa pa niya ang maraming okasyon na inanyayahan siya sa kanilang mga piging na may mga dahilan sa panahon. Ngunit ngayon, si Tristan Coleman ay lumitaw na wala kahit saan at naging bunsong eksperto sa Earth sa Amerika. Bukod dito, inaasahan si Tristan na maging bunsong grandmaster ng kanyang henerasyon batay sa kanyang mabilis na rate ng pagpapabuti. Sa kanya na may isang walang limitasyong hinaharap, naiiba ang sitwasyon para sa pamilyang Coleman ngayon. Mr. Coleman, narinig ko lang na si Tristan ay makikibahagi sa isang normal na batang babae mula sa pamilyang Stormer ng Michigan ngayong Biyernes. Ang aking, G. Coleman, ikaw ay tunay na. Well, original kong nais na ipakilala ang aking apo, si Angela C., kay Tristan. Kung ikukumpara sa isang normal na batang babae, si Angela ay natural na mas mahusay na angkop para sa kanya, sinabi ni Nelson, inis. Malamig nang umiti si Wesley. Naturally, alam niya kung ano ang narating ni Nelson. Dati mo akong pinansin. Ngayon, sisiguraduhin kung hindi mo ako maabot. Naisip ni Wesley. Nag-chuck si Wesley. Si Tristan ay may sariling mga iniisip. Wala kaming karapatang makagambala sa kanyang mga gawain sa kasal. Pagkatapos ng lahat, siya ang hinaharap na helmet ng pamilyang Coleman. Gusto niya ng kalayaan sa kasal. Bilang kanyang lolo, dapat kong matugunan ang pangangailangan ng kanyang. Si Tristan ay may mga mata lamang para sa babaeng iyon mula sa pamilyang Stormer. At tumanggi siyang magpakasal kung hindi siya. Kaya, ano ang magagawa ko tungkol dito? Ang normal na batang babae mula sa pamilyang Stormer ay maaaring maging kanyang asawa. Hindi ito isang malaking pakikitungo para sa isang lalaki mula sa maharlikang pamilya na magpakasal sa maraming kababaihan. Hindi pakialam ni Angela ang mga bagay na ito. Napagpasyahan nito, dadalhin ko si Angela sa lugar ng pamilya Stormer upang makilala nila ang personal. Sigurado ako na gusto siya ni Tristan. Tumawa si Nelson. Hindi mo talaga kailangan pa rin tumuon si Tristan sa martial arts. Pagkatapos ng lahat, para sa isang taong nais na maabot ang ranggo ng Grandmaster sa loob ng 5 taon, ang pagkakaroon ng napakaraming kababaihan ay magiging isang pasanin. Maliban kung ang babaeng ito ay isang one of a kind sa mundong ito, hindi talaga kinakailangan. Hindi ka ba sumasang-ayon, G. C. Mabilis na tumanggi si Wesley. Sinumpa ni Nelson ang kanyang puso nang marinig niya ang tugon ni Wesley, ngunit maaari lamang siyang tumawa. Sa huli, ipinalam niya na pupunta pa rin siya sa Biyernes upang ipakita ang kanyang suporta. Nang matapos ang tawag, malamig na umungol si Wesley. Labis ang pakiramdam niya sa pagkasuklam. Tatay, bumalik noon, gumawa si Nelson ng isang dahilan na siya ay may sakit sa tiyan nang tumanggi siyang dumalo sa iyong 8th kaarawan. Ngayon, mayroon siyang katapangan na tawagan ka ng personal.
at subukang i-matchmake ang kanyang apo sa iyong apo. Matagal ko nang narinig na si Angela ay may napakagulo na personal na buhay. Nawalan ako ng bilang ng mga pagpapalaglag na mayroon siya. Kung si Tristan ay nagpakasal sa isang babaeng katulad niya, ito ang magiging kasawian ng aming pamilya, sinabi ni Abel Coleman kay Wesley. Malamig na hinaplo si Wesley. Ang pamilya ng C ay wala. Para sa kompetisyon sa susunod na taon, maaabutan ng pamilyang Coleman ang pamilyang C. Pagdating ng oras, pupunta ako sa buong pamilya ng C. Mula sa tono ng tinig ni Wesley, mas maraming karne niya si Nelson kaysa sa pinapayagan niya. Tumawa si Abel, si Nelson ay isang hanggal na matandang lalaki para sa pag-iisip na si Dahil ay isang ordinaryong batang babae. Wala siyang ideya na siya ay isang hindi maihahambing na hurno sa mundo. Tanging ang aming pamilya lamang ang makikilala gamit ang aming lihim na pamamaraan. Kapag nakuha ni Tristan ang red pill ni Daya at pinagsasama ito sa pangmatagalang paglilinang, may pag-asa sa kanya na makamit ang ranggo ng Grandmaster sa loob ng isang taon. Si Wesley ay tila malungkot at madulash habang siya ay nagsimulang tumawa ng malakas. Hindi niya alam, malakas na ibinigay ni Daya ang kanyang red pill kay Alex Rockefeller. Kung ginawa niya, marahil ay magsusuka siya ng dugo. Iniisip ng lahat na si Tristan ay makakaakyat lamang sa ranggo ng Grandmaster sa oras na 35 taong gulang siya, ngunit magagawa nating mangyari iyon sa isang taon. Kapag dumating ang oras, lahat ay mabigla, at darating sila upang mabigyan ng respeto. Gagawin ko ang pamilyang Coleman na pinuno ng 8 pamilya ng pamilya, sinabi ni Abel bago tumawa ng malakas. Si Tristan Coleman ay anak ni Abel Coleman. Pagdating ng oras, mas mararamdaman niya ang pagmamalaki kaysa kay Wesley Coleman. Ang mga nagawa ng isang anak ay sumasalamin sa tagumpay ng isang ama. Ito marahil ang ibig sabihin ng kasabihan. Sa sandaling iyon, nagmamadaling pumasok si Tristan at isa pang binibini. Bale Tristan, medyo maganda rin ang hitsura ng dalagang iyon. Isa siya sa pinakamagandang babae sa mundo. Siya si Baiko, isa sa 4 na dakilang prinsesa. Gayunpaman, tila sabik na sabik siya. Tumingin sa kanya si Wesley saglit bago ito kumunot. Ang nuo, Tristan, anong nangyari? Bakit parang malungkot kayong dalawa? Nawawala si Sergio, sabi ni Tristan. Ano? Si Wesley at Abel, na kanina lang ay tumatawa ng baliw, ngayon ay parang kinikilabutan na parang nakalunok lang ng langaw ay halos kitawa-tawa na. Maya-maya, dilat na dilat ang mga mata ni Wesley. Paano siya nawala? Pambihira ang kakayahan ni Sergio sa martial arts at siya ang pinakamagaling sa 4 na mahusay na prinsesa. Kung siya ang nag-activate ng burning veins, kahit si Tristan ay walang laban sa kanya. Bukod dito, mayroon pa siyang 30 bantay na kasama niya. Maaaring si Sergio ay kinidnap ni Master Rockefeller tulad ni Suzuko. Tanong ni Baiko, sa sandaling ginawa ang pangungusap na ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Ilang sandali pa, galit na sinipa ni Abel ang anti-gang mahogany table sa harapan niya. Hindi ako makapaniwala, sino ang impyerno na ito, Master Rockefeller? Grandmaster ba siya? Maaaring walang isip itong sinabi ni Abel, ngunit seryoso itong inisip ng iba. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Wesley, kung iyon talaga ang kaso, ito ay magiging mahirap. Sir, hayaan mo akong hanapin sina Sergio at Suzuko. Dapat ko silang iligtas, sabi ni Baiko. Umiling si Wesley, hindi, kung talagang Grandmaster ang lalaking iyon, magdadala ka lang ng kamatayan sa iyong sarili. Maaaring walang panganib ang buhay ni Baiko, ngunit ang kanyang pagkabirhen. Maaari ba nating pasukin ang Grand Elder, sabi ni Tristan. Ang dakilang elder na tinutukoy niya ay ang pinakamalakas na miyembro ng pamilyang Coleman ng Missouri, isang Grandmaster. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Wesley. Talagang hindi, bilang isang Grandmaster, siya ang pundasyon ng maharlikang pamilya. Dapat lang siyang kumilos bilang isang deterrent at hindi natin siya dapat padalos-dalos na gumawa ng anumang hakbang. Bukod, si Master Rockefeller ay may napakahiwagang background. Napakaraming unpredictability. Kung may mangyari sa Grand Elder, ang pamilya Coleman ay nasa panganib. Galit na bulalas niya. Ano ang gagawin natin? Manunood na lang ba tayo at walang gagawin habang nawawala sina Suzuko at Sergio? Si Suzuko ang magiging babae ko sa hinaharap, kung hindi natin siya mahahanap sa lalong
Madaling panahon, walang makakaalam kung ang pag-iisip lamang tungkol sa kahihinatnan ay nakadama ng matinding panlulumo si Tristan. Umiling si Wesley, "Tristan, dalawang araw nang nawala si Suzaku. Maaari mong kalimutan ang tungkol sa kanyang pagkabirhen. Kahit na siya ay talagang bumalik, hindi na siya maaaring maging iyong maharlikang prinsesa. Masisira lang niya ang reputasyon mo. Dapat nating pag-isipang mabuti ang bagay na ito. Ngayon, ang pinakamahalaga ay ang pakasalan mo si Daya. Ito ang iyong pangunahing prioridad, at walang dapat magkamali," sabi ni Wesley. "Paano ito, Baiko? Bukas ng umaga, samahan mo si Tristan sa Michigan para maghanda para sa engagement ceremony. Abel, pupunta ka rin. Mas mainam kung makumbinsi mo ang pamilya Stormer na direktang gawing kasal ang pakikipag-ugnayan. Kig-an kaagad ang babaeng iyon upang maiwasan ang anumang hangin ng pagbabago. Ako na ang bahala sa kapakanan ni Serio," dagdag ni Wesley pagkatapos ng maikling paghinto. Walang choice si Tristan kundi pumayag. Kinabukasan, nagtungo si Tristan sa Michigan. Si Alex Rockefeller, na nasa California, ay sumunod din sa kanyang ina at sa iba pa nang umalis sila patungong Michigan. Napaisip si Alex, bago maging engaged si Daya Stormer, kailangan niya itong makilala ng pribado. Sa araw na ito ng Setyembre, may banayad na simoy ng hangin at bahagyang ambon. Nagdala ito ng maraming malamig na hangin sa Michigan na mainit at mahalumigmig. Nakaupo si Alex Rockefeller sa harap ng salamin na bintana sa isang kafe habang nagmamadaling nakatingin sa mga naglalakad habang dumadaloy sa labas. Ang mga dekorasyo ng maliit na kafe ay tila hindi gaanong gastos. Bukod sa isang babaeng waitress na nasa 30s at ang babaeng amo, may tatlong babaeng mahaba ang paa na mukhang estudyante sa universidad. Bagamat napakaganda ng suot nila, walang mata si Alex sa kanila. Ang kanyang isip ay ganap na nakatuon sa musikang pinapatugtog sa kafe. Ang kanta ay walang iba kundi ang Three Lifetimes ni Daya Stormer. "Wendy, tingnan mo ang gwapong iyon. Hindi na siya lumilingon minsan sa direksyon namin simula nang pumasok siya. I bet katatapos lang ng relasyon niya. Anong problema? Attracted ka ba sa kanya? Bakit hindi mo subukang ligawan siya? Maaari itong maging isang maganda at nakakaantig na kwento ng pag-ibig na karapat dapat na gawing isang awit ng pag-ibig. Gayunpaman, natatakot ako na baka hindi kanya pansinin. Sak, ako si Mira Sands. Makakasiguro ako na ibababa ko siya. Hindi maalis ng tingin ng dalawang babaeng estudyante. Sa universidad si Alex, mukhang naaakit ang mga ito sa kanya. Gayunpaman, ang batang babae na nakaupo sa pinakaloob na seksyon ay may walang malasakit at mapangasar na tingin sa kanyang mga mata. Nang makita niyang tatayo na talaga ang mga kaibigan niya ay dali-dali niya itong hinatak. I-save mo, kayong dalawa. Grabing panghuhusga pa rin kayong dalawa sa kabila ng napakatagal kong kasama. Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Siguradong sira ang lalaking iyon. Nakaupo lang siya doon para umarte. Kung lumampas ka, nahulog ka sa kanyang bitag. Sa tingin mo ba hindi ko masasabing sadyang nagpapanggap lang siyang depressed? Patawang sabi niya, "Ha, Lucy Quinton, paano mo nasabi?" Umuso ang babaeng nagngangalang Lucy Quinton. "Tingnan mo ang damit niya. Nakasuot siya ng lumang disenyo ng kasuotang pang-sports ng Adidas at ang kanyang sapatos ay isang lumang bersyon mula sa Nike. Ang lahat ng kanyang isinusuot ay nagdaragdag ng hanggang sa mas mababa sa $1,000. Umorder lang siya ng isang baso ng lemon juice mula nang pumasok siya, at halos isang oras na siyang nakaupo roon. Ano pa kaya siya kundi isang sirang dude? Sinasabi ko sa iyo, kung nais mong makahanap ng isang kasintahan, dapat mong itakda ang iyong mga mata sa tamang target. Ang mga lalaking tulad niya ay sinungaling o baliw dudes. Maliwanag, mas may impluensya si Lucy sa grupo." Matapos marinig ng dalawang kaibigan ang sinabi niya, agad nilang ibinasura ang kanilang mga ideya. Nang muli silang tumingin kay Alex ay punong-puno ng panghahamak at panghahamak ang kanilang mga titig. "Hindi pa sapat ang nakita ninyong dalawa. Halika, engagement party na ni Daya Stormer sa loob ng dalawang araw. Pamilya Stormer ng Michigan ang pinag-uusapan natin. Ang aking pamilya ay itinuturing din na kagalang-galang sa Michigan, at kami ay nasa listahan ng imbitasyon. Pagdating ng panahon, isasama ko kayong dalawa para may matutunan kayo," sabi ni Lucy. "Wow,
Ang engagement party ni Dia Stormer, ikaw ba talaga? Lucy, mahal kita. Sa totoo lang, malinaw na narinig ni Alex ang lahat ng sinabi ng mga babaeng iyon. Pero wala siyang pakialam, nandito siya naghihintay ng kung sino. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Dia Stormer. Dati, tinawagan niya si Zyla Stormer, humihingi ng tulong sa kanya para ayusin ang pakikipagpulong kay Dia. Natural, hindi niya sinabi kay Zyla ang totoo. Kung sinabi niya kay Zyla na gusto niyang malaman kung buntis si Dia sa kanyang anak, natatakot siyang baka martilyo siya hanggang mamatay. Kaya naman, sinabi niya kay Zyla na gusto niyang mag-inquire tungkol sa advertisement ng Lush Cosmetics. Noon lang nalaman ni Zyla na ini-endorse talaga ni Dia ang mga produkto ng family business ni Alex. Gayunpaman, kalahating oras na ang lumipas mula sa takdang oras ng kanilang pagpupulong. Hindi pa rin nagpapakita si Dia. Palakas ng palakas ang ulan. Sa sandaling iyon, unti-unting huminto sa harap ng kafe ang isang pandaigdigang, limitadong edisyon na Ferrari race car. Isang magandang babae ang lumabas sa kotse. Ang tatlong babaeng nakaupo sa likod ni Alex, na hindi kalayuan sa salamin na bintana, ay agad na napalingon sa mamahaling sasakyan at sa magandang babae sa labas. Ito ay isang Ferrari, mukhang ang pandaigdigang, limitadong edisyon na F911 na nagkakahalaga ng higit sa $15 milyong. Bulalas ni Wendy Jonas na dilat ang mga mata. Upang makihalubilo sa bilog ng mga mayayaman at sikat, pinag-aralan niya ng husto ang tungkol sa iba't ibang mamahaling sasakyan sa internet, at hinayaan niyang lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig. Ang ganda rin ng babaeng iyon. Napaka-elegante niyang tingnan. Ang kanyang mga damit, hindi ba yung Giorgio Armani na gawa sa kamay sa Italy? Isa siyang mayamang babae. Lucy, mukhang mas mayaman pa sa iyo ang taong ito. Bakit siya pupunta sa ganitong lugar? Sino kaya ang hinihintay ng lalaking iyon? Si Mira Sanz ay isang estudyante ng fashion. Matapos ang pagsabihan ni Lucy kanina ay agad na nil-arrow ni Mira ang kanyang lakas at nagkomento sa babaeng nagpakita. Sa wakas ay natanong ni Lucy ang babae at naningkit ang mga mata nito. Agad na iniabot ni Lucy Quinton ang kanyang kamay upang takpan ang bibig ni Mira Sanz. Tumahimik ka. Siya ay mula sa pamilya Stormer ng Michigan. Paano niya nalaman na sira na dude? Mahinang sabi ni Lucy sa tono ng kaba at takot. Agad namang nanlaki ang mga mata nila Mira at Wendy Jonas sa gulat. Hindi sila ng ahas na gumawa ng isa pang tunog. Hindi nagtagal, binuksan ng babae ang pinto ng kafe at pumasok. Umupo doon si Alex Rockefeller nang hindi kumikibo. Pero, bakas sa mga mata niya ang disappointment. Sa katunayan, ang taong nagpakita ay mula sa pamilya Stormer ng Michigan, ngunit hindi siya si Dia Stormer, ang babaeng hinihintay ni Alex. Sa halip, siya ay si Zyla Stormer. Nakita na ni Zyla si Alex nung nasa labas na siya ng pinto. Right then, she directly walked over at magalang na binati si Alex. Ginoo, Rockefeller. Halos malaglag ang panganang tatlong babae habang nakatitig, nakatali ang dila. Si Lucy, lalo na, ay nagsimulang maghinala na maaaring siya ay bulag. Paulit-ulit niyang sinuri upang matiyak na ang babaeng iyon ay mula sa pamilya Stormer ng Michigan. Sa katunayan, isa siya sa mga paborito ng pinuno ng pamilya Stormer. Higit sa lahat, bakit napakagalang niya sa bilang dude na iyon? Bakit ka nag-iisa? Nasaan siya? Mahinang tanong ni Alex. Kinaila ni Zyla ang isang upuan. Ginoo, Rockefeller? Pwede bang maupo? Ipagpatuloy mo. Anong gusto mong inumin? Sabi ni Alex. Anything will do, sabot niya. Waitress, dalhan mo siya ng isang basong mainit na tubig, sabi ni Alex. Hindi nakaimik si Zyla, natambo din ang tatlong babae. Isang baso lang ng maligamdom na tubig ang inorder ni Alex kay Zyla. Ito ay masyadong casual. Sa katunayan, ito ay sumasalamin kung gaano kahirap si Alex. Gayunpaman, ang mga babae ay hindi kapani-pani walang nagulat. Ito ba ang makatutuhan ng bersyon ng relasyon ng prinsesa at karpintero batay sa pabula? Si Zyla, isang taong maaaring ituring na isang prinsesa sa Michigan, ay talagang umibig sa isang sirang dude. At siya ay hinahabol siya ng husto. May period ka, mas maganda kung hindi ka umiinom ng kape, paliwanag ni Alex. Tumalsik si Wendy ng isang subo ng kape. Tinakpan ni Lucy ang kanyang bibig upang pigilan ang sarili sa pagsigaw,
ngunit ang kanyang nanginginig na katawan ay nagpakita sa kanyang takot. Namula si Zyla at nahihiyang tumingin kay Alex. "Salamat," sabi niya. "I'm really sorry, Daya. Hindi ako nakarating. Ang aming pamilya ay pinananatiling malapit sa kanya kamakailan. Hindi nila siya pinalabas. Hindi ito gumana kahit na nagpakita ako at nagsalita. Para sa kanya, hindi ko alam kung ano ang iniisip ng kapatid ko. Natatakot siya na baka tumakas si Daya kapag lumabas ito, at hindi man lang niya ito hinayaang gamitin ang kanyang telepono. He's treating her like a criminal. As for your family business advertisement, I'm afraid it really won't work," dagdag ni Zyla. Naningkit ang mga mata ni Alex. Medyo nagalit siya. Sinadya ang pagkawala ni Daya nitong huli. "Miss Stormer, pwede mo ba akong ihatid sa bahay mo?" biglang tanong ni Alex. "Ginoo, Rockefeller. Mukhang gusto mong makita si Daya ng husto. Hindi naman dahil sa advertisement, di ba?" Si Zyla ay isang matalinong tao. Nasabi niya agad na pilit na nakikita ni Alex si Daya. Tumango si Alex. "Sige, sasabihin ko sa iyo ang totoo. May ninakaw si Daya sa akin. Gusto kong bayaran niya ang mga pinsala." Natigilan si Zyla. Kung nalaman niyang ninakawan ni Daya si Alex ng kabaklaan ito, baka mapasigaw pa ito sa gulat. Samantala, si Lucy at ang dalawa pang babae ay mukhang gulat na parang nakakita ng multo. "Ano ang ninakaw ni Daya sa iyo? Ano ito? Baka hindi pagkakaintindihan?" tanong ni Zyla Stormer. Sobra talaga siyang nabigla. Napakalapit ni Zyla kay Daya Stormer. Bagamat tiyahin siya ni Daya, nagkaroon sila ng bonding na parang magkapatid. Kung tutuusin, magkatabi pa sila sa iisang kama. Sa madaling salita, kilalang kilala ni Zyla si Daya kaya nabilang niya ang bilang ng mga birthmark sa katawan ni Daya. Well, walang kahit isang birthmark kay Daya. Sapat na itong patunay na kilalang kilala ni Zyla si Daya. Paano kaya posibleng magnakaw si Daya? Siya ay may pera at kapangyarihan. Ano pa bang kulang kay Daya? Ang tanging bagay na wala sa kanya ay ang kalayaan sa pag-asawa. "Hindi ito misunderstanding. Alam na alam ko ito," sinabi ni Alex Rockefeller ng may katiyakan. "Ano ba talaga ito?" tanong ni Zyla. "Ito, medyo mahirap ilarawan, ngunit nag-aalala ko na baka aksidenteng mapatay ni Daya ang isang tao pagkatapos na nakawin sa akin ang bagay na yon. Grabe naman yon. Kailangan ko siyang makita," sabi ni Alex. Base sa kung gaano kaseryoso si Alex, naging malungkot din ang ekspresyon ng mukha ni Zyla. Matapos mag-isip sandali, naniwala siyang sa wakas ay naunawaan na niya ang ibig niyang sabihin. Si Alex ay si Master Rockefeller, isang bihirang cultivation guru. Narinig ni Zyla na ang mga cultivation guru ay may makapangyarihang mystical tool. Ang mga naturang bagay ay maaaring hindi mabibili ng pera. Siguradong ninakaw ni Daya ang mystical tool ni Alex. Karaniwang matinong tao si Daya. Bakit niya gagawin ang ganoong bagay? "Sa totoo lang, Mr. Rockefeller, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa iyo sa ngalan ng ugali ni Daya." Napabuntong hininga si Zyla. "Hindi mo kailangan. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako natalo," sabi ni Alex. Anong ibig sabihin nito? Naisip ni Zyla. Gayunpaman, hininaan ni Zyla ang kanyang boses nang magsalita siya. "Paano ito, Mr. Rockefeller? Hindi masyadong maginhawang gawin ito sa araw, ngunit maaari kitang dalhin sa Daya sa gabi. I'll get her to apologize sa you in person. Ano sa tingin mo?" tumango si Alex. "Oo naman," sabi niya. Hindi narinig ni Lucy Quinton at ng iba pang mga babae ang pangungusap na ito mula kay Zyla, ngunit nabigla sila sa narinig nila kanina. Wala sa kanila ang makakaisip na ang siranggood na binanggit ni Lucy ay maaaring magkaroon ng ganoon. Isang malalim na relasyon sa pamilya Stormer ng Michigan. Nagnakaw pa si Daya sa kanya. Sino ang maniniwala dito kung may lumabas na salita? Sa kabaligtaran, parang naniwala si Zyla dito. Matapos maubos ang laman ng kanyang mainit na baso ng tubig ay nag-offer si Zyla kay Alex. "Maaga pa, Mr. Rockefeller, pamilyar ka ba sa Michigan? Gusto mo bang ipakita ko sa iyo sa paligid? Gusto ko kasing pumunta sa Jade Market para mamasyal. Gusto kong pumili ng regalo para kay Daya. Mayroon silang mga specialty ng Michigan sa panahon ng Republika.
Ilang beses nang nakapunta si Alex sa Michigan, ngunit hindi talaga siya nagkaroon ng pagkakataong tuklasin ang mga lokal na kaugalian at tradisyon. Dahil wala namang ibang magawa, pumayag naman siya. Maya-maya, lumabas na silang dalawa sa kafe. Si Lucy at ang dalawa pang babae sa katabing mesa ay nakadama ng matinding kaganhawahan. Nagsimula silang mag-usap sa isa't isa pagkatapos. Bagamat medyo hamupo na ang ulan, umuulan pa rin. Magkasabay na naglakad ang isang binata at babae sa Hansel Road. Ang lalaki ay may kakaibang vibe sa kanya habang ang babae ay tila marangal at maganda. Para silang isang perpektong mag-asawa. Ang tanging namumukod-tangi ay ang lalaki ay nasa kanyang bulsa ang mga braso, at ang babae ay may hawak na payong. Sinigurado niyang nakatikit siya ng husto dahil basang-basa ang isang balikat niya. Sila Alex at Zyla. Ang Hansel Road ay isang sikat na makasaysayang kalye. Sa itaas ay ang Hansel Temple. Sa panahon ng bagong taon, ang mga lokal sa Michigan ay pumupunta rito para sa Temple Fair. Ito ay nagiging lubhang kapanapanabik. Madalas akong pumunta dito noong bata pa ako, mahinang ipinakilala ni Zyla ang lugar kay Alex. Sa ganitong ambon na panahon, isa sa kanila ang may payong habang naglalakad sa kalsada ng mga berdeng bato. Ang mga gusali sa magkabilang gilid ng kalsada ay tila nakapagpapaalaala sa mga lumang panahon. Bigla nilang naramdaman na parang bumalik sila sa panahon ng Republika sa Michigan. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumingon si Alex kay Zyla. Sa wakas, napagtanto ni Alex Rockefeller na si Zyla Stormer ay nababad sa kanyang balikat. Sa katunayan, nakasuot siya ng chiffon blouse na nagiging transparent kapag nabasa. Kitang-kita ni Alex ang isang strap ng bra na kulay mulberry. Habang bumababa ang kanyang tingin sa strap ng bra, isang magandang tanawin ang nakita. Hinayaan ni Alex ang kanyang tingin na magtagal doon ng 2 segundo nang hindi niya namamalayan. Halos mapasigaw si Zyla sa gulat nang tumingin siya sa ibaba, itinulak ni Alex ang payong sa gilid niya. Nasasaktan ka na sa period cramps. Bakit hindi ka man lang nag-iingat? Hawakan mo ang payong at ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Utos ni Alex. Bahagyang natigilan si Zyla. Bago pa siya makapag-react ay hinawakan ni Alex ang kamay niya. Isang kakaibang espiritual na kapangyarihan ang dumb alloy sa kanyang mga ugat. Pagkatapos noon, damaloy ito hanggang sa kanyang energy core sa kanyang lower abdomen. Bigla niyang naramdaman ang init sa ibabang bahagi ng tiyan niya. Ang sakit ng tiyan na naramdaman niya kanina ay nawala sa isang iglap. Napanganga si Zyla, akmang magpasalamat siya kay Alex, may biglang nagsalita. Young man, I don't care who you are, bitawan mo siya agad at balihin mo ang isa mong daliri. Kung hindi, hindi ka makakaalis sa Hansel Road. Hindi binitawan ni Alex ang kamay ni Zyla. Sa halip, kumunat ang noo niya sa nagsalita. Ang lalaki ay tila nasa 27 taong gulang. Nagkataon na lumabas ang lalaking ito sa malapit na tindahan at nakita niyang hawak ni Alex ang kamay ni Zyla. Mukha siyang constipated at galit dahil naging berde ang buong mukha niya. Ang kanyang reaksyon ay halos parang hawak ni Alex ang kamay ng kanyang asawa. Tumingin ulit si Alex sa storefront. Ang tindahan ay mukhang medyo marilag mula sa harapan. May nakasabit na plate sa itaas ng pasukan na may nakasulat na House of Treasures sa matapang at gintong mga titik. Dito rin sinadya ni Zyla na dalhin si Alex. Joe Sinclair, ano ang ibig sabihin nito? This is none of your business, magwala ka. Malamig na pinandilata ni Zyla ang lalaking nasa harapan niya na nakatingin pa rin kay Alex ng masama. Malinaw, hindi nagustuhan ni Zyla ang lalaking ito. Nagsimula na ring sumimangot si Alex. Kahit sino ay hindi magiging masaya pagkatapos na sigawan ng ganoon ng walang dahilan. Si Joe Sinclair, gayunpaman, ay nadama pa rin na parang siya ay higit sa lahat. Hindi pinansin ang sinabi ni Zyla, tinuro pa niya si Alex. Binata, bingi ka ba? Hindi mo ba maintindihan ang sinabi ko? Gusto mo na bang mamatay? Ang boses ng lalaking ito ay nakakuha ng atensyon ng 2 lalaki na kalalabas lang ng House of Treasures. Nang makita nila ang eksenang ito, alam na agad. Pila ang nangyayari, you little piece of shit. Alam mo ba kung sino ang lalaking ito? Siya ang panganay na anak sa pamilyang Sinclair ng Michigan. Sa isang utos, masisiguro niyang hindi na makikita ang iyong abo, sabi ng isang matangkad at payat na binata. Umiling si Alex. Hindi ko alam kung sino siya, pero alam ko, kung patuloy niya akong itinuturo ng ganito,
Mawawalan siya ng daliri. Ano ang sinabi mo? Galit na galit si Joe Sinclair. Inabot niya ang mga mata ni Alex gamit ang kanyang daliri. Isang kaluskos ang maririnig ng marahan na hinawakan ni Alex ang kanyang daliri at pinutol ito. Natigilan si Joe, gayon din ang kanyang mga kaibigan. Hindi nila akalain na sinuman ang maglalakas loob na harapin si Mr. Sinclair sa bahaging ito ng Michigan. Alam nila na si Mr. Sinclair ay sinusuportahan ng isang napakalakas na puwersa na hindi kayang saktan ng mga normal na tao. Ah, nabali ang daliri ko. Bastard ka, how dare you break my finger? Patay ka, puputulan kita ng 10,000 piraso. Sigaw ni Joe, basag, sa isang galaw, nabali rin ni Alex ang pangalawang daliri ni Joe. Damn, itong anak ng bitch, sabay natin siyang patayin. Nag-iyawan ang mga kaibigan ni Joe at akmang sasalakayin si Alex nang harangin ni Zyla si Alex sa likod niya. May death wish ka ba? Alam mo ba kung sino ako? Nakasimangot na sabi ni Zyla. Malawak na bukas ang mga mata ni Zyla Stormer at ang aristokratikong aura na binuo niya mula noong siya ay bata pa. Para bang mayroon siyang isang likas na presensya na lumusot sa lahat mula sa itaas. Nang makita siya ng dalawang kaibigan ni Joe Sinclair na ganito, sabay silang natigilan. Pinigilan nila ang kanilang sarili mula sa singilin. Sino ka? Ang isa sa kanila ay nagtanong. Malamig na chuckled si Zyla. Hindi mo alam kung sino ako, ngunit bakit mayroon kang lakas ng loob na salakayin kami sa ngalan ni Joe? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Maaari mong tanungin ang iyong Panginoon kung sino ako. Kung nais kong salakayin ang iyong pamilya, manggahas ba siyang tulungan ka? Ang lalaki ay tila medyo nagdududa at medyo nagulat siya sa sinabi ni Zyla. Malakas siyang nagsalita at may kumpiyansa. Hindi ito tunog na namumula siya. Hindi mapigilan ng lalaki ngunit tumingin kay Joe. Mr. Sinclair, totoo ba ang sinabi niya, sino ba talaga siya? Hinawakan ni Joe ang kanyang sirang daliri. Sa hitsura ng sakit at sama ng loob sa kanyang mukha, naayos niya ang kanyang tingin kay Alex. Mukha siyang isang nakakalaso na ahas na may kakayahang matupok ang mga tao. Ang kanyang pangalan ay Zyla Stormer, sinabi ni Joe. Ano, Zyla? Zyla Stormer mula sa pamilyang Stormer ng Michigan. Princess Zyla, kung siya ay miyembro ng maharlikang pamilya, hindi ba't siya ang gumawa ng isang prinsesa? Ang dalawang lalaki ay parehong ipinanganak at lumaki sa Michigan. Kahit na hindi pa nila nakilala si Zyla, pamilyar sila sa kagalang-galang na pangalan ni Princess Zyla. Una sa lahat, mayroon siyang isang marangal na katayuan. Pangalawa sa lahat, sinabihan sila na ang sinumang lalaki sa bansa na maaaring magpakasal sa isang babaeng katulad niya ay mabubuhay ng comfortable sa nalalabi nilang buhay. Ang kailangan lang gawin ng tao ay panatilihing masaya ang diyosa na ito. Sa makatuwid, hindi mabilang na mga kalalakihan ng Michigan ang lihim na pinangarap tungkol sa pagtulog kasama si Zyla. Ang bilang ng tamad na nawala sa basura sa mga sewer ay maaaring umakyat sa isang gazillion. Parehong nagulat ang dalawang lalaki, at tiningnan nila si Zyla na may mga ekspresyon na dumbfounded. Pagkatapos ay lumingon sila kay Joe bago lumingon upang tumingin muli kay Zyla. Bigla, hindi nila alam kung sino ang pipiliin. Malamig na hinaplow si Zyla. Naaalala ko ang iyong mga mukha. Sa isang solong tawag, maaari kong gawin bankrupt ang iyong mga negosyo sa pamilya sa loob ng 3 oras. Mukhang gusto mo ang pagsunod sa mga yapak ng Hydra Group na napabagsak. Tingnan natin kung makakakuha ba ng tulong si Joe mula sa pamilyang Sinclair ng Imperial Capital para sa iyo. Agad na lumuhad sa lupa ang dalawang kaibigan ni Joe. Yumuko sila kay Zyla nang may takot habang humihingi sila ng tawad. Si Alex Rockefeller ay tumayo sa tabi ni Zyla at pinanood kung paano niya natalo ang kanyang mga kaaway na may mga salita lamang at hindi mga kamao. Ang dalawang lalaking iyon ay labis na natakot na halos maiinis nila ang kanilang sarili. Ito ay isang paraan upang matapos, kahit na sa tulong ng kanyang sariling pamilya. Sa paningin ni Alex, hindi naiiba si Joe sa isang insekto. Gayunpaman, batay sa kung paano nagsalita si Joe, tila nagmula siya sa isang medyo malakas na background. Sino ang kapwa ito? Siya ba ang iyong admirer? Tanong ni Alex. Siya ay mula sa pamilyang Sinclair ng Imperial Capital. Ang pamilyang Sinclair ay isa rin sa 8 pamilya ng pamilya. Gayunpaman, ang kapwa ito ay anak lamang ng isa sa mga concubines sa pamilyang Sinclair.
Nang walang anumang talento sa martial arts, napilitan siyang magpatakbo ng isang negosyo dito. Binuksan niya ang isang tindahan ng alahas sa Michigan. Ngunit siya ay isang piraso lamang ng basurahan. Dahil ang kanyang pamilya ay may ilang mga pakikipag-ugnayan sa negosyo sa aking pamilya, sinubukan kong maging maganda sa kanya dahil sa paggalang sa pamilyang Sinclair. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na tatawid niya ang linya na ganyan. Sa palagay niya ay may pagkakataon siya sa akin, ngunit lahat ito ay nasa kanyang ulo, paliwanag ni Zyla. Kung ito ay isang normal na sitwasyon, natural na hindi nagsalita si Zyla. Ngunit ngayon na nasa harap siya ni Alex, nakaramdam siya ng kaunting nerbiyos sa ilang hindi kilalang dahilan. Natatakot siya na baka hindi maintindihan ni Alex na may nangyayari sa pagitan niya at ni Joe. Sa makatuwid, ang bawat salitang sinasalita niya ay blunt at diretso sa puntong iyon. Halos mag-ipon si Joe ng isang bibig ng dugo nang marinig niya ito. Zyla, paano mo ako pag-usapan ng ganyan? Bakit? Dahil ba sa nasira na taong ito sa tabi mo? Tanong ni Joe. Kaya paano kung ito ay? Ano ang mayroon sa iyo? Sa aking mga mata, ikaw ay nagkakahalaga ng kahit na mas mababa sa isang solong strand ng kanyang buhok, sinabi ni Zyla. Nais ni Joe na ubumuli ang dugo. Fine. Zyla Stormer, ikaw ay isang prinsesa mula sa pamilyang Stormer ng Michigan. Sa katunayan, wala akong magagawa sa iyo. Ngunit tuturuan ko ito ng isang nasirang dude ng isang aralin. Nagdududa ako na tutulungan siya ng pamilyang Stormer. Tihim ka bang nakikipag-date sa kanya sa likuran ng iyong ama? Kung nalaman ng iyong ama, ang unang taong gusto niyang pindutin ay sa iyo, sinabi ni Joe na mabangis. Umiling-iling si Zyla at Nanloco. Alam mo ba kung sino siya? Nais din ng pamilyang Coleman ng Missouri na bigyan siya ng apat na mahusay na princesses bilang mga regalo. Gaano kakatapang banta sa kanya? Ano ang sinabi mo? Kaking gulat ni Joe. Siya ay isang miyembro ng maharlikang pamilya. Bagaman hindi siya kasama sa pangunahing bilog, sapat na ang alam niya tungkol sa apat na mahusay na princesses mula sa pamilyang Coleman ng Missouri. Sa katunayan, maaari pa niyang mai-recite ang mga katotohanan tungkol sa mga prinsesa mula sa kanyang memorya. Maaari lamang mangarap si Joe tungkol sa pagiging kasama nila. Ang pamilyang Coleman ng Missouri ay talagang nagbigay ng lahat ng mga prinsesa kay Alex. Ang taong ito ay maaaring hindi makapaniwalang makapangyarihan. Anong uri ng tao, at anong uri ng pinagmulan ang dapat niyang taglayin upang taglayin ang gayong dakilang kakayahan? Sa sandaling ito, sa wakas ay nakaramdam ng takot si Joe Sinclair. Hindi inaasahan ni Alex Rockefeller na direktang ibunyag ni Zyla Stormer ang katotohanang nasakop niya ang mga prinsesa mula sa pamilyang Coleman. Kulina. Para pigilan siya nito, masisisi na lang niya ang sarili niya dahil hindi niya sinabi kay Zyla na ilihim muna ito. Gayunpaman, ayos lang dahil sinabi na niya ito. Sa puntong ito, walang dahilan para matakot si Alex. Iyon ay dahil ang mga taong kailangan niyang bantayan ay tila nalaman na. Bakit hindi ka pa umaalis? Sigaw ni Zyla. Nag-atubili si Joe ng 2 segundo bago kumari pa ng takbo. Mabilis ding tumakbo ang dalawa niyang duwag na kaibigan. Tumingin si Zyla kay Alex na may paghingi ng tawad. Ginoo, Rockefeller, talagang ikinalulungkot ko ang problemang naidulot ko sa iyo. Hindi ko ine-expect na makakabunggo ako ng nakakainis na tao dito. Ayos lang. He's just someone unimportant, simpleng sabi ni Alex. Hindi ka ba nasisiyahan sa paghawak ng alulong sa sitwasyon? Medyo okay lang. Sa isip ni Alex, iniisip niya na kung nangyari ito kay Waltz Floor o Michelle Yaol, si Joe at ang dalawa niyang duwag na kaibigan ay mas mahihirapan. Maswerte sila kung nawalan lang sila ng mga paa. Mas malamang na masiraan din sila ng ulo. Gayunpaman, ang pamamaraan ni Zyla ay maaaring ituring na normal. Sa kanyang pagkakakilanlan, malamang na bihira siyang makatagpo ng mga ganitong pangyayari. Tumangala si Alex sa 3 salita sa itaas ng pinto, House of Treasures. Pagkatapos noon, tumingin siya sa loob, at malabo niyang nararamdaman ang presensya ng isang essence. Sa pamamagitan ng kanyang observational chi energy, natuklasan niya na may essence sa loob ng House of Treasures. Ang kakanyahan na tumagos sa hangin ay higit na puro sa loob kaysa saanman. Naantig ang puso ni Alex. Talaga bang may kayamanan sa loob? Pumasok tayo. Pinangunahan ni Alex ang pagpasok.
Pagpasok pa lang niya sa loob, ang butil na umiral sa upper energy core niya ay talagang nanginginig ng husto, at narinig ni Alex ang malakas na kalabog sa kanyang conscious mind. Damn! Ano ang nangyayari? Biglang natigilan si Alex. Napahinto siya nang biglang bumangga sa kanya si Zyla na naglalakad sa likuran niya. Kumatok ng malakas ang dibdib ni Zyla sa likod niya. Nang mangyari iyon ay naramdaman ni Zyla ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Parang may kuryenteng dumaan sa kanya. Hoy, bakit ka biglang tumigil? Nagpout si Zyla at inikot ang mga mata. Gayunpaman, tila hindi siya narinig ni Alex. Natulala pa rin siya sa abnormal na reaksyon ng butil. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alex na may koneksyon sa pagitan niya at ng butil sa pamamagitan ng kanilang mental power. Nararamdaman niya ang butil na nagpapadala sa kanya ng mensahe. Ito ay gutom. Gusto nitong kumain. Ang bagay na gusto nitong kainin ay nasa loob nitong House of Treasures. Nagpatuloy sa paglalakad si Alex sa loob. Habang papasok pa siya, mas lalong tumalo ng butil sa loob niya. Naging shortcut din ito para hanapin ni Alex ang kayamanan. Pupunta siya sa direksyon kung saan mas mabilis na tumibok ang butil. Sa wakas, nakarating siya sa harap ng isang haligi. Napatulala si Alex. Talagang gustong ubusin ang ulo ang haliging ito na gawa sa kahoy. Kakainin pa kaya ang haligi? Maraming salamat sa suporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Fuck it, what they doing, keep on going.